Mahilig ka bang sumayaw? Kapag nakarinig ka ba ng tugtog ay parang kumikibot-kibot ang mga kalamnan mo na para bang napapaindak ka na. Mahilig ka ba sa party-party? Pwes, pakinggan mo itong ikikwento ko at baka mapulutan mo ng aral. Alam mo ba na noong taong 1518 sa Strasbourg, France, may isang babaeng bigla na lang nagsasayaw sa labas ng bahay niya nang walang tigil? Oo, walang tigil hanggang mawalan siya ng malay sa pagod, uhaw at gutom. Alam mo ba kung anong unang-unang ginawa ng babaeng ito nang siya ay gumising? Eti, bumalik agad siya sa pagsasayaw niya. Dahil dito, pinagtawanan siya at kinutya ng mga taong nanonood sa kanyang ginagawang walang humpay na pagsasayaw. Ito ang tinatawag na dancing plague o ang dancing mania. Sa loob ng isang linggong pagsasayaw ng babae, may mga sumabay na sa kanyang halos 30 katao. Ayon sa mga nakasaksi, ang mga taong ito ay tila hindi naman naliligayahan sa kanilang ginagawa. Sa katunayan, meron sa kanila ang mga umiiyak, sumisigaw, o kaya na may nakatulala lang habang nagsasayaw. Lahat sila ay nagsayaw hanggang sa himatayin sa pagod at pagkagising, balik na naman sa pagsasayaw. Maaring kumakain at umiinom sila habang nagsasayaw, pero ang tumigil upang magpahinga ay hindi nila magawa, hindi sa ayaw nila, kundi sa wala silang magawa sa udyok ng kanilang katawan. Nabahala ang kanilang gobyerno sa dumadaming naapektuhan nito dahil tila nakakahawa pala ang ganitong kondisyon. Naisip nila na ang solusyon lamang dito ay ang hayaan silang mailabas ang simbolo ng kanilang pagsasayaw. Kaya tinipon nila ang mga ito sa isang lugar sa ayawan o siguro ay dancing hall. Kumuha pa sila ng mga manunugtog at ilang mga professional na dancers para lalong tumindi at maudyukan pa ang kanilang walang humpay na pag-indak. Sa loob ng 2 buwan, dumami ng dumami ang mga nahawa sa dancing mania na ito hanggang umabot na sa 400 tao ang walang magawa kundi ang walang habas na magsayaw ng magsayaw, umulan man o umaraw, mapagod man at matumba, kumain o hindi, kahit na umano magkasakitan sila ay tuloy pa rin sila sa pagsasayaw. Mula buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ng taong 1518 ito nangyari. Sa 400 tao na nahawa, humigit kumulang 100 sa kanila ang hindi na kinaya ang pagod at namatay. Natapos ang kasumpa-sumpang dance mania na ito katulad ng kung paano ito nagsimula. Misteryoso, walang nakakaalam kung paano. Basta na lang tumigil sila sa pagsasayaw. Ano nga ba ang naging dahilan ng dancing plague? Walang nakapagsabi ng eksaktong sanhi. Ngunit may ilang theory silang nabuo. May mga nagsasabi na ang nagdulot nito ay isang klase ng fungi na sangkap sa paggawa ng tinapay, ang ergot fungi. Ngunit hindi may paliwanag ng teorya na ito na kung bakit ang ganito ay nangyayari lamang sa pagitan ng mga lugar sa baybayin ng mga ilog Rhine at Moselle sa mga bansang France, Germany, Switzerland at Netherlands. Meron ding isang theory na ito ay dulot ng stress ng mga tao, ang psychogenic movement disorder o di kaya naman ay ang stress-induced psychosis. Ang kondisyon na ito ay nakakahawa sa lahat ng mga taong nakasaksi at may katulad na level ng stress. And mind you,
ang dancing mania ay hindi lamang nangyari nang iisang beses. Isa sa pinakaunang naitala nito ay noong 1020 sa Bernburg, Germany. 18 magsasaka ang bigla na lang nagsasayaw ng walang habas. Taong 1237, isang grupo ng mga kabataan ang naglakbay mula Erfurt hanggang Arnstadt sa Germany habang nagtatatalon at nagsasasayaw. Noong 1278, halos 200 tao ang nagsayaw ng nagsayaw sa ibabaw ng tulay na naging sanhi ng pagkawasak nito. Noong 1374 sa Aachen, Germany, kumalat ito sa mga kanugnog na rehiyon. Noong 1418 sa France, kung saan halos 1 linggo na hindi kumain ang mga tao saka sasayaw. Marami pang katulad nito ang nangyari sa nasasakupan ng 4 na bansa sa pagitan ng 14th at 17th century. Iba't ibang karakteristik at behavior ang naitala sa iba't ibang pangyayari ng dancing mania noon. Karamihan nito ay nangyari kung kailan mapanganib ang panahon sa banta ng iba't ibang sakit na naglalabasan o di naman kaya ay sa paglaganap ng kaguluhan at kahirapan. Banta rin mula sa mga gera at pananakop. Karamihan din sa naitala na nagpasimula ng pagsayaw ay mga dayo sa lugar kung saan may nangyaring outbreak ng dancing mania. Iba't iba rin ang anyo o kasuotan ng mga nagpasimula. Mayroong nakadamit ng marangya at maraming burloloy sa katawan. Mayroon din namang walang saplot at malaswa ang kilos. Kadalasang nagsasayaw lang ang mga infected nito, ngunit minsan ay nagtatalik din sila sa lugar na publiko. Hindi lamang sa mga infected sila nakikipagsayaw, kundi pati na rin sa mga taong nanonood sa kanila. Minsan, kung ayaw makisama ng inaya nila, nagiging violente sila at nauuwi sa pananakit nila sa mga manonood. Masasabing isa lang ang common denominator, kumbaga, sa mga nangyaring dance mania. Lahat sila ay hindi makontrol ang sarili sa pagsasayaw hanggang sa magkapunit-punit na ang kanilang mga damit, mabali ang kanilang mga buto, magkasugat-sugat ang kanilang mga braso at paa, o sa kalaunan ay mamatay. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, makikipindot lang ng like button. At kung gusto nyo ang ganitong uri ng video, pasuporta na rin sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button at piliin ang all sa notification para malaman ninyo ang mga susunod ko pang mga uploads. Libre lang mag-subscribe. Hanggang sa muli, isa na namang kakaibang kaalaman ang ilalahad ko dito sa Alam-alam ba?